Hala, may sisiw na. Ayun po, may sisiw na po siya. O, dalawa. Ayan, galing. Eto, deliver ulit tayo ng ibang gamit. Iba-iba naman ang gagawa. Neighbor din namin. Mga kababata din nila. Junjun, yan, si Al. So, eto na kami, painting job sa mga... Kanino ba to? Ito ay kay Bataan. At ito po ay kay 3M, Triple M. Bulacan. Yan, ito. Sama naman natin sa ating video itong ating mga alagang ibon. At ito, yan, maamo na sila ngayon. Natitrain ko na silang ipakain yung... Pakainin dito sa aking kamay o dito sa kanilang kainan na hawak-hawak ko. Hindi na sila ganun kailap. Ayan, no? Pero maglalagay pa rin tayo sa kanilang pinakaano. Ayan, yung lagay na pagkain. Hindi naman sila lagi pwede dito kumain kasi ay talagang lagay nila ng pagkain to. Kaya maglalagay tayo mismo doon sa kanilang kainan. Ayan. Ayan. Nga lang, tatlo lang ito, no? Di ko lang alam kung alin dito ang mga babae at lalaki. Pero merong naglilimlim. Merong isa dyan naglilimlim. Nakikita daw ni Rambo ay nagpapalitan naman daw. Ayun, nahawakan ko na dati hindi mahawakan ng ganyan yan sa ilap. Ngayon, nasanay na sila sa akin. Ha? Every time na darating ako, minsan pagpasok ko pala sa pinto, sumasalubong na sila sa akin. Alam nila siguro nga kakain na. Iikot-ikot yan, lalapit. Kulang na lang nga ay parang ano, dumapo siya mismo sa aking balikat o sa ulo. Napapaamo rin pala talaga itong mga ganitong ibon. Nagsimula ito nung ganito naging maamo sila nung one time na hindi ko sila napakain ng ano, isang araw, gutom na gutom. Yun, tiniray kong pakainin sa kamay. Ayun, nagsimula na yun doon. Araw-araw, ginaganon ko na sila. Yan ang kagandahan sa gansa. No? Yan ang iingay nila no? Pagka may ibang tao. Yan. Pag nakikita ako, kasi bihira na rin ako pumupunta rito, umaga lang, misan hindi kami nakikita ng mga gansa na yan. Kaya pag nakikita ako o may nakita ng ibang tao, para din silang aso maingay, tahol ng tahol. Yan ang maganda sa gansa. Yan, dito naman natin sila pakainin. Hawak ko itong kanilang kainan na mas malapit na sa aking kamay yung kanilang mga paa. Yan. Katry natin patagaling kumain dito. Yan. Tapos mamaya pala, mamimili din ako ng mga gamit. At i-deliver natin doon sa ating isang kaibigan at kapatid ni Rambo. Materyales para gumawa pa ng oven. Dadali namin dun ni Allen, kapatid din ni Rambo, si Allen. Yan. Bibili kami ng mga materyales. At siya naman ang gagawa ng oven. Bukod kay Junjun, si Alvin ang gagawa naman ng isang oven. Yan. Para mapabilis din at baka meron din kasing gagawin si Junjun sa farm, kaya kay Alvin ko muna binigay. Alam naman ni Junjun na kay Alvin ko ibibigay yung isang trabahong oven para hati sila. Susunod, kay Junjun naman, kahit na every Saturday o Sunday lang niya gawin, kasi meron naman tayong isang buwang palugit. Once na nag-down yung magpapagawa ng oven, binibigyan ko sila ng maximum of 1 month kasi made to order eh. Medyo matagal din kasi gawin. Metalworks siya. Tapos, yung mga electronic parts, yung mga control panel niya, medyo matagal din kasi at masalimuot yung aking design ng wiring sa kanya para mag-automate yung mamatay yung kanyang heater. Hala, may sisiw na.
Ayun po, may sisiw na po siya. O, dalawa. Ayan, galing. Ang malaglag ka. Malikot yung sisan, laki na. Masigyan natin yung camera. Ayan sila, o. Dalawa. Isang malaki na. Sa maliit pa lang isa. Ayos. Ano na po, Roy? Good morning, good morning. Wala akong sako. May mga sako tayo, pang basura, ano? Ah, bagong salang, ah. Wala akong sako. Hanap tayong sako. Mamaya, after ko dito, ay mamimili na kami ni Alan ng gamit at di-deliver namin sa kapatid niya. Doon sa may kabilang barangay ba? Ahas. Kabiglang may tumawid na ahas. Hirap na. Tayo. Ang maraming sako. Pwede na to. Dito may aas. Pwede na to. Mamaya pagka deliver namin ng mga gamit kay Alvin, ang kapatid ni Rambo, nagagawa ng oven, ay tatry nating pick upin naman yung mga oven na ginawa na Junjun kasi pagkakabanggit niya ay ngayong araw ay tapos na. Pwede ko na raw pick upin doon sa kanilang bahay para mapinturahan na. Painting job naman kami. Yun na lang ang gagawin kasi ni Junjun. Ililiyahin na lang niya para mapinturahan namin. Kalamansi, wala pa, no? Ha? Hindi pa. Wala pa rin. Eto, deliver ulit tayo ng ibang gamit. Iba-iba naman ang gagawa. Neighbor din namin. Mga kababata din nila, Junjun, yan, si Alvin, kapatid ni Rambo. Ayan, kapatid ni Rambo. Ayan, si Alvin. Masama sa vlog. Yan. Ito ay kay Bulacan. Okay, Jun. Diyan na lang. Oh. Sige. Kalalay ako dito. Sige. Yan. Okay. Yan. Hunter. Ha? Karang rep. Karang rep, eh, no? Oo. Oh. Hindi, oven. Ah, oven. Ah, oven. Si Master Jun. Master Jun. Kunin pa namin yung isa. Doon kasi namin ginawa sa kabilang bahay.
yung mga oven. Thank you. Galing ah. So, eto na kami, painting job sa mga, kanina ba to? Eto ay kay Bataan, at eto po ay kay 3M, Triple M, Bulacan. Yan, at gamit namin yung ano, Osito na spray gun. Ang ganda ng latag ng ayan o oh. Yung aming pang spray from ano yan, Australia surplus, ang ganda ng kanyang latag. Pinong pino. Up and cord. Nice buy. Ito itong ginamit yung spray gun na to. Osito to, no? Australian surplus. Ang ganda. Ang ganda ng kanyang buga. Pinong-pino. Magandang pang-spray talaga siya. Yung pinaka-compressor niya, andyan na mismo sa hawakan. Hindi na kailangan pa ng compressor na malakas sa kuryente. Ito ay matipid sa kuryente. Itong Osito spray gun na to, nabili ko to online, no, sa group page ng Osito. Osito Power Tools yan. Nabili ko siya ng 1.6 cash on delivery. Safe naman kasi cash on delivery, walang problema. Tsaka ang Osito talagang number one. Magandang tools siya. Lalo na sa mga battery operated na kanilang mga tools. Meron din nga pala itong battery operated na ganitong spray gun. Pero mas maganda pa rin itong corded kasi hindi ka na mag-aalala pag nalobat ka. Mas maganda yung ganitong micordo na siguradong hindi ka malolobat. Yan pala ang tama pag ganyan. Sige, banatan mo ito. Tingnan mo. Ano nga? Oh, yun pala eh. Ang tira natin kaya nakaganon tayo. Kaya konti lang yun. Oo. Palang tama eh. Kaya nagluluha tayo. Kaya mag-asas pala tayo kanina, no? Ayos. Kaya pala. Mangarap pa na lang. Ah, sige. Ito lang yung harapan, tirahin mo to. Kahit yung harapan lang. At bubugaan na natin to ng kulay gray. Ang gusto na kasi ng mga nagpagawa ngayon ng oven ay kulay gray. Tinatanong ko naman sila kung anong gusto. Nakita nila yung gray. Gusto raw nila yung kulay gray. Yan. Itong ating spray paint gun, no? Ganda talaga ng buga.
napabilib ako dito sa produkto na to ng Ozito. Yan o, yung pinaka compressor niya andyan na sa mismo sa may handle. At napakatipid. I-compare natin sa may mga compressor na ano, na motor, yung malalaki. Ito, mababang watts lang, maganda pa ang performance. Hindi na marami pang ina-adjust. Basta 'yan, load mo lang ng pintura. Okay na. I-spray mo na. Basta tamang labnaw lang, no? Kasi pagka hindi tama ang labnaw, ay sa sun-kissed yung kanyang pagkapintura. Ibig sabihin sun-kissed yung parang okay yung balat ng kalamansi, parang ganoon naging itsura ng pintura. Ngayon naman pagka sobra ng mga kapal o bagal ng paghagod ng kamay mo sa pag-spray ay may tendency magluha. Ibig sabihin yung magluha eh kumapal yung pintura niya at nagkaroon ng teardrops, parang ganun. Ingat-ingat din sa pagpipintura ng spray paint. Maganda siya kung sa maganda. Talagang ang Ozito, sulit. Bilib ako. At na masasabi ko talagang nice buy itong aking nakuhang Ozito spray gun na to. Tamang-tama din yung pagkakabili ko nitong spray gun na to, no? At meron pa kasing kasunod tong dalawang malaking oven ang pipinturahan nitong ating spray gun na Ozito. Ayos. Magandang performance. Bukas, magkakabit na lang tayo ng control panel at operational na siya. Testing, then pwede nang i-pick up ni Bulacan yung ating oven. Kasi unahin ko siya, una siyang nakapag-down. Tapos susunod ko agad itong si Bataan. Ayan na ang ating finished product. Gray yan, no? Hindi siya yung parang sky blue. Gray siya. Sa video lang ay lumalabas na parang sky blue. Pero gray yan. At natapos na itong kay Bulacan. At isusunod naman natin itong kay Bataan. Ayan. Hindi pa siya na naumpisang pinturan ng kanyang pinakatunay na kulay na kulay gray. Ito kasi yung pagka-gray na ito ay primer epoxy pa lang yan. Kaya isusunod natin pipinturahan yan. Okay, tapusin na natin to para sa susunod na vlog ay control panel naman ang ating ilalagay.